ang IEC Banao Party List ay nakasandig ang kampanyang elektoral ng IEC Banao Party List sa paniniwalang kinakailangang bigyan ng kaukulang pansin ang kapakanan at kagalingan ng mga pamayanang katutubo mula sa pagbibigay ng sapat na representasyon, prioridad sa alokasyon ng budget para sa mga intervensyong pangkaunlaran hanggang sa pangangalaga sa mga lupang ninuno. Ang programang ito ang magsisilbing focal point ng mas marami pang intervensyong para sa mga katutubong pamayanan. Ang IEC Banao Party List ay mayroong 6 na batayang programa ng mamayang katutubo. Unang batayang programa ng mamayang katutubo para sa IEC ay pagpapalakas sa sistema ng representasyon ng mga pamayanang katutubo sa lahat ng antas ng pamamahala sa loob at labas ng pamahalaan at paglalaan ng sapat na pondo upang gampanan ang mga mandato nito. Pangalawang batayan programa ng mamayang katutubo ay ang pagbibigay proteksyon sa mga lupang ninuno mula sa land grabbing at walang pangundangan pananamantala sa likas na yaman at pagsaayos sa misalignment ng mga pulisiya ng pamahalaan na may kinalaman sa territorial rights, lupa at natural resources. Ang pangatlong batayan ng ating Ipanao Party List ay pagpapatibay at paglalaan ng sapat na pondo para sa Barangay Development Program bilang pangunahing programang pangkaunlaran para sa mga katutubong pamayanan at mga malalayong komunidad. At ang pang-apat na batayan ng ating IEC Banao Party List ay ang pagpapalakas at pagpapalawak sa mga social protections program para sa mga katutubong komunidad, lalo na sa edukasyon, kalusugan, trabaho at kabuhayan na nakabatay sa lokal na kontekstong pangkaunlaran. At ang panlimang batayan ng ating IEC Party List ni Banao Party List ay ang pagpapatibay sa implementasyon ng free, prior and informed consent at exercise of priority rights. Pagpapatupad ng batas na gagabay sa hatian sa royalty at benepisyo sa mga proyekto na sa loob ng mga ancestral domain at pagkilala sa karapatan ng mga katutubo na pamahalaan ang kalikasan alinsunod sa Republic sa Section 58 ng EFRA o Indigenous Peoples Rights Act. At ang panghuli na batayan ng ating IEC Banao Party List ay ang pagbibigay prioridad at paglalaan ng akmang pondo sa mga ancestral domain, sustainable development and protection plan bilang pangunahing batayan ng intervensyong pangkaunlaran ng pamahalaan para sa mga lupang ninuno. Nag-iisang party list na nagsusulong ng totoong karapatan at kaunlaran sa ating mga katutubo, mga kababayang katutubo na ninirahan sa mga kasulok-sulukang baryo o sityo sa buong bansa. Kaya huwag nating kalimutan na ibuto ang IEC Banao Party List sa darating na eleksyon 2022. Yung ibang party list na nagsusulong daw ng tungkol sa pagsusulong ng kaunlaran at kapayapaan, kabuhayan sa ating mga katutubo ay hindi po yan totoo. Ang nag-iisa at totoong party list na nagsusulong ng kapayapaan, kaunlaran at kabuhayan sa ating mga katutubo na nasa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas ay ang nag-iisang IEC Banao Party List. Ang ating mga IEC na mga kababayan ay kasama sa mga nahandugan ng programa under Duterte Administration sa pangkalusugan. Under Duterte Administration para sa pangkalusugan ay nakabuo sila ng 144 malasakit centers nationwide assisting over 2 million patients o mga pasyente. Kasama na rito ang ating mga kababayan nakatira sa mga kabundukan ng walang-wala, na walang pambayad sa ospital at dahil sa malasakit center ay naging libre na po ang pagpapa-ospital ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung ating mga indigenous people. At 42.1 million people vaccinated during the pandemic.
Yan ang po ang health program under the Duterte administration at nakinabang po ang ating lahat ng mga kababayan, kasamaranian, ang ating mga indigenous people. At ang under Duterte administration sa kanilang education program, at mayroon silang 1.62 million students were given free tuition. Kasama na riyan ang ating mga student o mga estudyante mula sa ating mga indigenous people at mga kababayang kamag-anak, kakilala na ating mga lumad na katira sa mga malalayong lugar at nag-aral sa mga universidad ng gobyerno. 1.62 million students. So salamat sa programa ni President Rodrigo Duterte sa Free Education Program, at meron silang 150,149 classroom were constructed. So under Duterte administration, nakapagpatayo, nakapagpagawa sila ng 150,149 classroom. Kasama na rito ang Valenzuela City na itinayong high school ng Valenzuela. Yan, kasama yan sa project ni President Duterte, at nakikinabang diyan ang lahat ng ating mga kababayan, particular ang ating mga indigenous people o mga IPs. Sa agrikultura naman, under Duterte administration, at nakinabang riyan ang ating mga magsasaka, particular ang ating mga IPs people, na meron silang 229,289 hectares of land were given distributed ng ating pamahalaan. So pinamamahagi ang mga lupa ng ating pamahalaan sa ating mga sektor ng agrikultura, partikular sa ating mga magsasaka na sa kabundukan, at dyan po nakatira ang ating mga IPs people. Mayroong 229,289 hectares na ipinamahagi ng ating gobyernong Duterte. Sa agrikultura ulit, mayroon silang 937,040 farmers were aided by Free Irrigation Act. So sa kanilang agrikultura na programa, nagkaroon sila ng 937,040 na mga magsasaka na nabigyan ng free irrigation o libreng patubig ng Administrasyong Duterte. So salamat sa programang pang-agrikultura ni President Rodrigo Duterte, at nakinabang dyan ang ating mga farmers, kabilang ang ating mga IPs na nakatira sa mga city o barangay sa iba't ibang bansa, lugar dito sa ating bansa sa Pilipinas. At dumako tayo sa transportation na programa ng under Duterte administration. Sa transportation, nakapagpatayo sila ng mga pantalan o seaport na may bilang na 451 seaport na itayo ni President Duterte sa loob ng 6 na taon. At mayroon namang airport na itayo for airport project na 214 airports, no? At 5,950 na mga tulay, no? Kasama na rin ang ating mga flyover. At 29,264 kilometers of road were completed as of June 21. So kung nasa ibang bansa ka, kung hindi ka lumalabas ng bahay, magugulat ka pag lumabas ka ng iyong tahanan sa napakaraming pagbabago na nangyari sa loob ng 6 na taon sa panunungkulan ni President Rodrigo Duterte. At baka maligaw ka na ngayon pag hindi ka sanay sa makabagong mga kalsada at tulay sa iba't ibang bahagi dito sa ating bansa sa Pilipinas. Ang ating mga OFW baka magugulat sa pag-uwi nila, at iba na ang itsura ng Pilipinas kumpara noon. Ulitin ko, mayroon silang nagawang 451 na seaport under Duterte administration, at 214 na airport project sa mga iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, iba't ibang mga nangungunang syudad sa Pilipinas na pagtayuan ng 214 airport project, at 5,950 na mga pangunahing at malalaking mga tulay. Kaya kapag ikaw ay makakaliwa o anong kulay ang iyong suportahan, tanungin kita, anong nagawa sa sinuportahan mong kandidato? Kaya ba nilang gawin ang 451 seaport, 214 airport project, at 5,950 bridges, mga tulay, at paggawa ng mga kalsada na nagkakaroon ng 29,264 kilometers na mga kalsadang napakaluwag? O baka magbago isip mo, kasi yung sinuportahan ng kandidato ay walang naitulong sa gobyerno, o puro dakdak lang. At dyan nakikinabang ang ating mga IPs people, no? Dahil dyan sa mga kalsada, naaabot ang ating mga IPs people sa mga kabundukan kung saan sila naroroon ang kanilang mga tinatawag na ancestral domain
o mga lupa ng kanilang mga ninuno. So dumako tayo sa pinangako ni President Duterte, ang anti-illegal drugs campaign o criminality. O campaign against criminality and illegal drugs under Duterte administration naging dahilan para magbago at maging tahimik ang bawat sulok na lugar dito sa Metro Manila at iba't ibang karating na lugar, ulungsod, bayan, siyudad sa buong bansa. Under Duterte administration ay nakatala sila ng 64% decline in crime volume from July 2016 to June 2021. So ganun po kalaki ang naging impact sa anti criminality against illegal drugs. Bumagsak o bumaba po ang kriminalidad sa 64% yung crime rate volume, no? At sa kanilang campaign against criminality, mayroong silang 203,715 anti-illegal drug operation na naging dahilan para bumaba sa 64% decline ang volume ng kriminalidad sa buong bansa. At around 60 billion worth of illegal drugs were seized o nakumpiska as of May 2021. No? At mayroong 1.22 million drug surrenders na nakatala yan. Walang ibang nakagawa niyan, Presidente, sa buong mundo. Walang ibang nakagawa niyan kundi si President Rodrigo Roa Duterte lang. 1.22 million drug surrenders. At kung sinasabi mong mga mahinang klaseng nilalang lang ang mga napasurrender at nasuko ni President Rodrigo Duterte, nagkakamali po kayo. Dahil under Duterte administration, meron silang 12,356 high-value target arrested as of May 2021. So, ganun kalaki ang impact ng Duterte administration, kaya gumanda at nalaking pagbabago ng buhay ng mga Pilipino, particular ang ating mga IPs, mga katutubo na nasa kabundukan nakatira dahil sa maayos na sistema, at sana yan ay mapagtuloy-tuloy sa susunod na uupo ng Presidente. Kapag ang sinusuportahan mo ngayong kandidato ay hindi kayang tumpasan o gawin ang mga proyektong nagawa sa loob lang ng 6 na taon, ay mag-isip-isip ka na. At kapag ikaw ay mayroong kakilala at kamag-anak at alam mo tungkol sa kwento ng ating mga IPs, huwag mong kalimutang iboto ang IPs Ifanao Party List 171 sa iyong baluta.